So, magandang hapon sa ating lahat, mga ka-mindset. Mainit na hapon sa ating lahat. At bali ngayon lang tayo nakapag vlog ulit kung anong update sa ating kamatis, kamatis at Ampalaya. Gawa ng nung nakaraan, mga ka-mindset, na araw is naging busy tayo. So, ito na ang ating kamatis ngayon, mga ka-mindset. Oh. Halos mas matangkad na sa akin ang ating mga kamatis. At may mga uod akong nakikita. Ayan, oh. So ito na ang ating 63 days old na kamatis. At ikutin natin kung paano na ang kalagayan nila. So ayun na nga, mga ka-mindset. At ito na ang ating mga kamatis ngayon. Ang ating 63 days old na kamatis. At kahapon pala is nakapag first harvest tayo kahapon. So bali ang nakuha natin more or less 30 kilos. At ito ang mga natitira, siguro mga after 3 days makakapitas ulit tayo. So ayan, ganyan kagaganda ang ating kamatis ngayon. Napakarami nilang mamunga. Ayan, at ikutin natin. Ano? Ayun. Meron at meron pa rin talagang tumitira. Ayan, kung nakikita nyo, mga ka-mindset, oh, uod, busog na busog. Ayan. Oo, isang hands kung tawagin sa saging, daming bunga, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 ang bunga niya. Bali kahapon pala, mga ka-mindset, nung nag-harvest tayo is kagaya nito. Kung makikita nyo, dito pa lang sa baba may bunga na. Yan, bunga, sunod-sunod na bunga na yan. So bali ang ginawa namin is, limbawa dito, bali kahapon ito is 7 yata o 8. So nagbawas tayo dito, mga ka-mindset. Nagbawas tayo ng bunga para sa ganon. Yung pinapakain natin sa kanila is masusuplayan niya hanggang sa taas. Kasi kung hindi tayo magbabawas dito, baka dito lang na area kung saan yung may mga malalaking bunga, yan lang ang kakain at kakain ng ating ipinapakain sa kanila. So mas maigi na sigurong magbawas tayo para sa ganon. Kung ano yung mga maliliit dito sa taas is makakuha rin ng nutrients na ipapakain, na pinapakain natin sa kanila. So ganun ang ginawa natin, mga ka-mindset. Ayan. At ganun na rin na puntaan natin ang ating 21 days old na Ampalaya. So ayan. Ayan na sila. At nakaabot na rin sa tuktok yung mga iba. Bali, grabe talaga ang agwat nila.
higit sa 1 metro. Nung nakaraan to mga ka-mindset, sobrang papayat nila. Kaya ang ginawa natin is, ayan, dito sa baba is nag-pruning na tayo, dahon at sanga. Siguro mga 12 inches pababa, tinanggalan natin gawa ng nung mga maliliit pa sila mga ka-mindset is yung mga ano nila, dahon nila tinamaan na ng andaming aphids at saka uod. So ayun ang rinimedyo natin, nag-pruning tayo dito. Then sa pakain, every 5 days na rin ang pakain, kaya ayun, medyo naging okay yung result, thank you Lord, at naging malusog ang kanilang mga talbos na. So ayan na sila mga ka-mindset, ito yung mga first batch natin, halos talagang nasa itaas na sila. Ayan, nakaabot na sila sa itaas. Ayan, 21 days old, at puntahan natin yung second batch kasi dalawang taniman to. Ito na ang ating second batch, mga sa 1 meter to 120 centimeter na sila. So ganun din ang nangyari dito mga ka-mindset, medyo napalusog natin ang kanilang mga talbos, hindi gaya nung sila yung mga siguro mga 30 or 40 centimeter na sobrang papayat ng kanilang mga talbos at dahon gawa ng uod at saka mga aphids tumama dito mga ka-mindset. So ayun ang ginawa natin, pruning, pruningan natin, then sa pakain every 5 days ang ginawa ko para makahabol kasi sobrang nababansot na sila, at ganun na rin sa uod at saka aphids is napuksa na rin natin. So thank you Lord. So ganun na lang mga ka-mindset, ito na ang ating update sa ating ampalaya ngayon na siguro mga 160 more or less ang ating tanim ngayon, pero ang area nito is malayong, mas malawak dito kaysa sa dati nating tinaniman ng ampalaya. So hanggang dito na lang tayo mga ka-mindset, at salamat ulit sa walang sawang pagsubaybay nyo. Ganun na rin na pa-like, pa-comment na rin kung may maganda kayong may advice o may papayo sa akin mga ka-mindset. Pa-share na rin, at huwag rin kalimutang i-subscribe mga ka-mindset. So salamat at God bless sa ating lahat. Something about that feeling.